Advice number 6, konektado to dun sa number 5, which is naituro ko rin to dun sa Introverted Network Marketer ebook na love and appreciate yourself. Kasi yun yung isa sa mga bagay na ang dalang pag-usapan. Kukunti lang yung mga kilala ko, wala nga akong maalala ngayon, na narinig ko na pinag-usapan nila yung about sa pagmamahal sa sarili. Ayun, meron akong naalala na nag-training about dyan, na inattendan ko rin na seminar. Mamahalin mo yung sarili mo. Kasi ang iniisip ng mga tao, pag mahal mo yung sarili mo is makasarili ka, selfish ka, ganyan. Which is napakalaking kalokohan. No, hindi naman ibig sabihin, di porket mahal mo yung sarili mo ay makasarili ka na. Hindi ko naman sinabi na mahalin mo lang yung sarili mo. Hindi naman yun ang sinabi ko, di ba? Sabi ko, love and appreciate yourself. Mahalin mo at matutunan mong i-appreciate yung sarili mo. Hindi ko sinabi na mahalin mo lang yung sarili mo. So, pag may lang, ibig sabihin nun yun, makasarili yun. Kasi sarili mo lang yung mahal mo eh. Pero, yan yun rin yung isa sa mga natutunan ko na napakalaking factor na naitulong sa akin. Kasi mahirap, di ba? May kasabihan nga, di ba, na mahirap ibigay sa iba. Hindi mo maibibigay sa iba yung bagay na wala ka. Kung hindi mo mahal yung sarili mo, paano mo magagawang magmahal ng ibang tao? Kung hindi mo ina-appreciate yung sarili mo, paano mo magagawang mag-appreciate ng ibang tao? Lahat kasi nagsisimula sa sarili natin eh. So yan yung napakamadalang pag-usapan. Kasi nga, akala ng mga tao ay selfish or pagiging ganid yun kapag ginawa mo yun. yung pagmamahal sa sarili, pero hindi. So nabanggit ko rin yan sa Introverted Network Marketer ebook. Actually, yung ebook na yun, hindi lang siya para sa mga introvert, pwede rin sa mga extrovert kasi maraming lesson doon na magagamit rin ng mga extrovert. Advice number 7 is talk to your mentors often. No, madalas makipag-usap ka sa mga mentors mo. Kasi nung time na yon, nung bata ako, napakadalang ko makipag-usap sa mga mentors ko unless magpapaturo or magpapakritik. Yun ang naisip ko na salita eh. Diba? Yung, kasi madalas kong gawin sa mentor ko before is yayayain ko siya mag-McDo or Jollibee or whatever na ano. Pwede ko siyang mailibre kasi at that moment kumikita naman ako kahit papano. Tapos tatanungin ko siya kasi magkakasama kami. Old school, offline. Magkakasama kami. So nakikita niya ako. Naririnig niya ako, nakikita niya ako. Everyday. Tinatanong ko siya, niyayayaya ko siya doon tapos sinasabihan ko siya offline. Ano yung mga nakikita mong mali sa ginagawa ko? Every week ko yatang ginagawa yun sa kanya. Basta nandun siya. Kasi minsan bumabalik siya ng Manila kasi taga Manila talaga siya. Na nagbibuild kami dito sa Lucena. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa kanya, apply na yung pangit na nakikita mo sa akin, yung kailangan kong baguhin. At palagi ko sinasabi sa kanya na direct to the point, wag mong isipin kung masasaktan ako or hindi, wala ka dapat pakialam sa nararamdaman ko. Kaya ganun, naging ganun din ako sa ibang tao, di ba? So, walang sugar coating, sabihin mo kung ano yung babaguhin ko, kung ano yung pangit. Kasi alam mo, pag nasaktan talaga ako, iisipin ko na mabuti kung totoo talaga. Kung totoo talaga, hindi ako magsisinungaling sa sarili ko. Aayusin ko at babaguhin ko. So most of the time, ganun lang. Pero kapag meron na akong mga problema, mga personal problems, hindi ko yan ino-open sa kanila. Kasi para sa akin, drama, waste of their time, ito ganyan. Pero na-realize ko rin later on sa mga sumunod na mentors ko na hindi ganun ang tingin nila. Kapag ka nag-share ka ng mga drama, ganun, mas makakatulong talaga sila sa'yo kasi they can listen, they know how to listen at saka makapagbigay ng tamang advice. No, para sa akin kasi, nung mga partner, ako kasi ang attitude ko kasi hanggang ngayon naman, pag meron akong problema, sinusolo ko. Hindi ko siya sinishare, sinusolusyonan ko. Palagi nga ako sinasabihan ng nanay ko dati na i-share yung problema sa kanya. Ang sinasagot ko sa kanya, sabi ko, ma, problema ko to. May mga problema kang iyo, ayoko nang dagdagan. Ganun yung thinking ko. Pero okay lang na i-share mo yung problem mo sa mga tamang tao, which is your mentor. Open up to them. Sabi ka sa kanila, kausapin mo sila. Kung hindi available yung mentor mo na yun, baka meron pang ibang mentors o ibang leaders na pwede mong pag-sharean. No, ang importante lang naman kasi pagdating sa mga ganung bagay ay mailabas mo lang yung sama ng loob. Hindi naman most of the time alam naman natin kasi kung ano yung dapat nating gawin eh. Most of the time alam naman na natin kung ano yung solusyon. Kailangan lang natin ang mapapagsabihan. And ang pakikipag-usap din sa mga mentors ay natutulungan tayo para maibalik tayo sa tamang perspective, sa tamang lugar kung saan makikita natin ng tama yung mga bagay. Kasi pag tayo ay masyado ng nasa loob ng mundo natin, sarili nating mundo, nakakalimutan na natin na tingnan yung magandang side sa nangyayari. Kasi puro pangit ang nakikita natin. So, lahat tayo apektado ng ganyan, even ako. Kaya oftentimes nakikipag-usap ako sa mentor ko. Kinakausap ko siya para bumalik lang yung perspective, para manumbalik lang yung perspective ko. Advice number 8. Advice number 8 para sa batang ako ay it's okay to cry.
okay lang umiyak kasi nga ano ko eh, pragmatic, logical, analytical na tao. Hindi ako emotional, kumbaga. At hindi ako nagpapakita ng emosyon sa iba. Kung makikilala mo ako dati, kung makikita mo yung dating ako, parang robot lang na ano, I mean, alam niyo po, alam niyo yung poker face, 'di ba? Yung mga mukha nung mga nagpo-poker yung walang emosyon. Ganon, everyday. Hindi ako mahilig magpakita ng emosyon ko. At kung magpakita man ako ng emosyon ko, ang pinakikita ko is galit, inis. Pagkairita. Yan palagi yung nakikita na emosyon sa akin. Pero pag ako is umiiyak, na yung ginagawa ko, pinipigilan ko. Kasi yung mga kalalakihan, yung kultura ng mga kalalakihan na pag umiiyak ka daw kasi mahina ka, bading ka, babae ka ba? Yung mga ganon-ganon na pang-aasar. No, bakit ka iyakin? Bakla ka ba? Ganyan. Alam niyo naman na ganon yung naging kultura natin. Pero mali pala talaga yon. Kasi na-realize ko later on na ang totoong matatag, lalaki man o babae. Kasi sa babae, hindi nyo naman problema yung pag-iyak. Hindi nyo naman problema, dali sa inyo yan eh. Isa rin sa mga reason kung bakit mas maraming lalaki ang nagsusuicide. Dahil doon, isang malaking reason yun, hindi nila na ilalabas yung sama ng loob. Na-realize ko later on na ang totoong matatag na tao, marunong umiyak. Kasi naiintindihan nila at tanggap nila na tao lang sila. So yan yung hanggang ngayon, inaayos ko pa din sa sarili ko. Kasi ang tagal, for how many years sa karir ko, di ba? Almost 7 years. Talagang pag ako umiyak, pinipigilan ko yung sarili ko. Naging automatic na siya. Kasi ang mindset ko nun is drama. Hindi ako magdadrama. No, pag may problema, susolusyonan ko. Logical, very analytical. Pero hindi siya nakakaganda sa emotional health natin, sa mental health natin. Kasi na napipigilan, nasusuppress yung ano, yung emosyon, and hanggang sa dumating yan sa depression, hanggang dun sa mapunta dun. So wag na natin hayaan para sa inyo, lalo na sa inyong mga kalalakihan dyan. Okay lang umiyak, wag ka na lang sigurong magpakita. Magtago ka na lang, or ang iyakan mo is yung mentor mo, di ba? Kung sino man tao na tinitingala mo at pinagkakatiwalaan mo talaga, o nanay mo, bahala ka. Kasi ako, ang iniiyakan ko, mentor ko eh. Pagka nag-meet kami, nagkikita kami, at kailangan kong umiyak, sa kanila ako naglalabas na sama ng loob kasi naiintindihan nila. Pero pag sa iba mo kasi sinabi yan, diba, sa mga katropa mo, iiyakin ka pang mag-inom, diba, hindi nakakasolusyon ng problema yun, mas lalo lang lalala yung problema mo. So, yun ang may advice ko sa batang ako na, okay lang umiyak, okay lang, ilabas mo lang yung sama ng loob. Kasi pag umiyak ka naman, after that, bangon, hataw ulit, laban ulit, diba? Advice number 9. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.